Magandang buhay mga Repa Pips dyan. Nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Nandito ako ngayon sa Taurus Bike Shop dito yan sa Marilao, Bulacan para sa isa na namang panibagong bike check. Iba bike check natin itong Spunker Glorious. Sa mga naghahanap ng pangregalo na ipamimigay ninyo sa Pasko at sa mga naghahanap ng ipambibili ng inyong aginaldo na nakuha nitong darating na Pasko, tamang-tama sa inyo ang video na to. Pero bago ko simulan ang bike check, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa panibago nating upload video. Ayan, gumagawa nga pala ako ng bike check video, bike repair tips, unboxing, at vlog ng kung ano-ano. Kaya ano pang iniintay natin? Simulan natin ang bike check ng Spunker Glorious. Ayan ang mga repa, oh. Spunker Glorious. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Ang frame niya mga repa, glossy black na may glossy white. Ayan, ang ganda nito, para siyang two-tone. Yung upper side niya glossy black, yung lower side niya glossy white. At yung mga makikita natin dito na decals ay water decals na nakapag kinapa mo, makakapa mo talaga siya kasi makapal yan, oh. Nakalagay ito, Spunker, dito sa may bandang down tube. Yung down tube dyan, mga repa pips, inverted, I mean, yung lapad nito, babaliktad sa lapad dito. So, medyo twist na. Ano, medyo rectangle dito, then pa-rectangle, then iikot na siyang ganyan, magtutwist siya. Dito naman siya pa-rectangle. So, ganun yung halos yung down tube niya. Tapos, internal cabling tayo, isa rito, tapos isa ron. Yung preno ng kable sa likod, dito dumaan sa may bandang ilalim ng down tube. Kung pumasok dito, syempre, may lalabas yan dito na dalawa. Yung FD, saka yung RD. Ayan, ang ganda nito mga repa. Hindi siya smooth welding mga repa, pero ang ganda ng pagkakapintura niya, kaya hindi siya masyadong pansinin. Tapos bandang top tube niya, mayroong konting curve. Ayan o. May pang konting curve lang siya. Konti lang naman mga repa pips. So, tinignan mo sa malayo, ayan, mapapansin mo parang may konting bukol. At medyo malapad siya rito, then pakitid na papunta dito sa may seat tube. Ganun pa rin dito, water decals yung nakalagay na Glorious na may logo ng Spunker. Ayan. By the way, highway mga repa pips, ang bike nga pala nito ay tumitimbang ng 14.7 kg. So, maayos pa rin ito dahil budget bike naman ito, kaya palagay ko nasa tama lang naman yung kanyang timbang. Sabi nga nila mga repa pips, kung gusto mo ng magaang, mabigat sa bulsa. Dito sa seat tube mga repa pips, 15.5 inches ang taas. So kung ako nagkakamali, ito ay small. 27.5 ang ating bike. Ayan, ang ganda nito mga repa pips. So, hindi siya smooth welding, maraming uudang pagkaka-welding dito. Pari rin dito, maraming uudang pagkaka-welding. Tapos yung chainstay niya, saka seat stay, meron siyang bridge, yan. Parehas may bridge yan. Ayun o, gando. Yan. Medyo oblong yung seat stay natin. Pagdating dito, pabilog na siya. Dito sa may bandulo na yan. May nakalagay project bike. Yan. Pero mga repa pips, hindi to project bike ha. Built bikes to. Yan. Tapos dito sa chainstay, malapad dito. Then pakitid na doon. Na meron nakasulat na Glorious. Water decals itong ating Glorious, at ito yung kable ng kanyang RD. Tapos yung kanyang dropout mga repa, napapalitan siya. Ito, medyo nakatago lang nitong RD protector ba tawag dito? Ayan, nakatago lang siya. Ayan o, ang ganda na to. Tapos syempre, dito tayo ngayon sa head tube. Ang ganda ng head tube mga repa. Pip, sexy o. May kohorte. Oh, di ba? Oh, sexy, oh. Taper dito, mga repa pips, na may logo ng Spunker sa halap. Ayan, magkaiba. Ang laki nito dito. Ayan, oh. Siyempre, tingnan natin kung taper din yung ating suspension fork. Ah, hindi. Oo nga, straight ang ating steerer tube, mga repa pips. Ayan, nakikita ko, meron siyang adapter. Straight yung steerer tube. Tapos, tapered yung headset. Kaya, ginamitan siya ng adapter. Ayan kung nakikita niya mga repa pips. Alloy ang ating ground, alloy ang arc, alloy ang lower. So, ang suspension fork natin, may tatak or may sticker na Uding. Uding Vison. Parang mayroon ako nakitang bike na Vison ang tatak. Kung hindi nga lang ako nagkakamali, ano. O, di ba?
Tapos syempre meron siyang manual lockout. Ah, close open lang ito mga repa. Ayan, close open lang siya. Then sa kabila, makikita mo ngayon yung preload. Ayan. So, pwede mong pihitin yan para tumigas yung suspension. Tapos yung kanyang stanchion mga repa, mga 114mm ang travel na merong rubber indicator ng sag. So, yung play yun ng yung suspension fork. Ah, nakalimutan natin, ihabol natin mga repa pips. 100mm yung head tube niya. Yan. Medyo maliit yun. Ang karamihan nakikita natin na head tube 105, 110, may iba pa nga 150 hanggang 120. So, ito is 100. Ayan o, ang gondo mga repa pips. Dito tayo ngayon sa hubs. Yung hubs niya alloy na ang tatak ay Shengfu. Yan, Shengfu. Alloy. Tapos, yung kanyang bearing hindi natin makita mga repa pips. Pero meron siyang cover na rubber. Yan, pero palagay ko ball bearing to. Ayan, kasi nakita ko to eh, itong kulay itim na to. Ayan, yan yung umiipit sa ball bearing eh. Ayan, ball bearing, quick release, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy hubs. Baka lang spokes, double wall alloy na rims. Ay, walang sticker yung rims niya mga repo, ang linis. Ay, wala talaga akong makapa. Ang linis ng rims niya. Maliit lang to, payat. Yan o, payat lang siya. Tapos ang gulong natin ay compass. Ayan, yan yung gulong na may compass ka na, may gulong ka pa. So hindi ka maliligaw niya pag yan ang ginamit mo. At ang sukat niya ay 27.5 by 2.10. Yan, medyo nasa kalagitnaan siya ng taba sa kanang payat. Tama lang itong 2.10. Tapos yung mga spikes niya mga repa pips, pass rolling na to kasi maliliit lang siya. Tapos dikit-dikit at medyo mababaw. Eh sabihin na natin maliit. Ayan oh. Oh, 'di ba? At sa kabila ganun pa rin, Shengfu na hubs alloy, 32 holes, quick release. Palagay ko mga ball bearing din ito, kagaya nung sa harapan. Baka lang ating spokes alloy, double wall alloy na rims at compass na gulong na 27.5 by 2.10. Ayan. At ito tayo ngayon sa cogs. Uy, napakatahimik. Napakadulas ng kanyang cogs, mga repa pips. Oh, di ba? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. 11 to 32 teeth. Ayan, mga repa pips. Ang ganda ng ano niya. Ang tatak niyan, nung cogs niya, mga repa, wala. Talagang wala. Wala talaga akong makita kasi yan sinisilip ko yun. Kahit dito sa gilid mga repa, wala rin akong makita ang tatak nung cogs. Yan. At ang RD natin, syempre, Senza MX-10. Ayan, hindi yan gamot ha. Makaisipin nyo, yan yung Senza na pinapatalas na sa TV. Senza MX-10. Ah, siguro sa mga Senza, basta may number, ganun yung speed nila. At ang kanilang pulley, hard plastic yata ito mga repa. Standard size. Oo, hard plastic nga repa. Standard size ang pulley. Tapos yung kadena niya, ang kadena niya D10 DYC na may langis pa. DYC, akala ko KMC eh, no? At itong crankset niya mga repa, spanker square tapered, 170mm yung crank arm, made of alloy to. Yan, may tatak na spanker. Pero yung chainring niya, mga repa, bakal. Tatlo yan. Kung ako nagkakamali, 24, 34, 42. Yan. Tapos meron siyang chain guard plastic. Ito yung para hindi kainin yung ano mo, pantalon. Yan o. Nakakaiwas, kain. Saka yung kadena, iwas talon palabas. Yun. At ang RD natin, balagay ko, sensor rin to mga repa pips na clamp type. Yan, ang daling mag-adjust, oh. Kita mo na kaagad yung tornilyo. Ayun, na low pull yata tawag doon mga repa pips dito. Yan. At ang ating clamp ay made of alloy pa rin, seat clamp. May medyo maliit, medyo payat yung ano niya mga repa pips. Yung seat post niya, palagay ko 27.2 to. Na may tatak na spanker made of alloy. Ayan, ayaw ipakita nung pedal eh, no? 27.2 made of alloy na may setback siya. Ayan, ang gondo nito mga repa pips.
Yung upuan niya, ito yung first time ko nakakita ng ganito mga upuan niya, Papips. Naliliitan ako. Promise. Ayun o, jutay, na may tatak na spanker, makapal yung foam na malambot, tapos nakaangat. Nakaangat yung may bandang puwit niya. Tingnan niyo, nakaangat o. Oh, nakaangat dito. Pero yung palagay ko, pag umutot ka dito, may hirapan ka umutot kasi nakaipit to sa puwit mo eh. Ayan. Pero meron ditong kanal, yan, mamumuo dito pag umihi ka. Makated lang to, then pababa. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong style ng upuan, gawa ng spanker. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yung handlebar straight na may tatak na spanker, made of metal to mga Repa Pips. 700 mm yung haba. Mahaba yan. Ayan. Siyempre, yung ano niya, stem niya, pwedeng positive, pwedeng negative. Kita nyo naman may tatak na spanker dito, tapos may baliktad na spanker. Made of alloy, 90 mm. Ayan. At pinakikilala ko sa inyo si Gresta. Ayan. Gresta yung tatak ng ating headset. You know, dito, top cap. Medyo pa-basin. Mamumuo yung tubig dito pag umulan, no? Ayan. At ang spacer niya, 210 mm alloy. Plastic yata. Oh, plastic ba to? Ayan. Ah, alloy, mga Repa Pips. Yung kanyang dust cap. Mga nasa 15 mm to. Ayan. Oh, diba? At dito tayo ngayon sa hydraulic brakes. Ayan. Uy, yan. Charap nito. Simmers. Ayan. Ito yung na-adjust yung layo nung lever. Pipihitin nyo lang to pasikip. Pag pinihit nyo papasikip yan, lalapit dito yan. Ayan. Para mas malap, mas madali nyo mabot. Lalo na yung mga maiiksi yung daliri. Ayan. Tapos, ang ating shifter, Senza MX-10A. So, tingnan natin mga Repa Pips kung push-pull to. Push, pull. Tingnan natin kung pwedeng pull to. Ah, push pala. Ayan. So, hindi. Push-pull lang yan mga Repa Pips. Ayan. Push-pull. Ayan o, di ba? Sarap nito. Yung L2 ko, pull, push-push eh. Hirap, aabutin mo pa dito. So, panalo ka agad tayo sa shifter kasi push-pull. Sa kabila naman, ganun pa rin, Simmers na lever at Senza MX-3. Kasi 3-speed tayo, ganun pa rin ito. Push, then pull. Ayan. O, di ba? Ang gondo. You know. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper saka rotor. Yung rotor niya, 160 mm na rotor. Yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga built bikes. Pero, may kakaiba to. Kulay itim yung gilid niya dito. Kulay itim. Ito lang siguro yung kauna-unahan kong rotor na nakita ko kulay itim ito. Ayan, pati dito sa loob, kulay itim. Ayan. At yung kanyang caliper naka-post mount, may tatak na simmers. Medyo para madidescribe ko to parang Minecraft. Kasi medyo may edge siya rito. Ang kaganda na naman itong simmers mga Repa, pwede kang magtanggal ng brake pad nang hindi mo binabaklas yung caliper. So tatanggalin mo lang itong lock. Ito, matatanggal mo na yan. So napakadaling maglinis at napakadaling magpalit ng brake pad dito sa simmers. Ang gando. At sa kabila, uy, panalo talaga mga Repa. Ang daling magbaklas ng caliper kasi maluwag. Oh, luwag oh. Oh, 'di ba? Hindi kagaya ng iba mga Repa, nakaharang 'to. At the same time, post mount siya. Yan gando. And again, mababaklas mo ang brake pad nang hindi tinatanggal yung caliper. At ito pa isang panalo mga Repa. Pwede kang maglagay ng stand. Kasi may butas na dalawa rito. Pero hindi ko pa nako-confirm, mga Repa. Hindi pa ako nakakapag-testing at hindi pa ako nakakakita ng ganitong frame na nilagyan dito ng stand. Paki-comment naman, mga Repa, kung nasubukan nyo na or may nakita na kayo na ganitong frame na nilagyan ng stand. At sa kabila, ito yung crank arm, syempre, spanker, squared, tapered. So, ito pa. Ito ang hindi mawawala sa ating mga mountain bike. Yung binabike check natin, lalagyanan niya ng malamig na beer. Sarap niyan. Tapos ibulsan niyo na lang yung pulutan para habang nagra-rides kayo tagay-tagay na lang, oh. Oh, di ba? So palagay ko wala na ako nakalimutan dito. Sulya panuli natin 'to, panalo 'to sa Pasko. So ayan mga Repa, ang ating bike check ng Spanker Glorious. Eh so matagal ko nababalitaan na tong bike na 'to. Ayan. So ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon ni bike check itong Spanker Glorious dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, nagkakalaga nga pala 'to ng 10,000 pesos. Ayan, so tamang-tama sa mga
bibili ng pangregalo ang mountain bike sa darating na Pasko. At tamang-tama rin sa mga gustong pumili ng mountain bike galing sa kanilang pinamaskuhan. Ayan. So tumatanggap nga rin pala dito sila na, ayan, nag-loading na naman tayo. Yung kulay pula, ayan, home credit. Sumatanggap sila ng home credit dito para sa mga gustong kumuha ng kulugang bike. Ayan. So ilalagay ko na lang sa description yung kanilang contact number, Facebook link at Google Map para sa mga gustong mag-avail ng kanilang mountain bike. At marami pa sila ritong binibentang bike. Ayan, sa mga nakasabit, Christmas light na lang kulang. So hanggang dito na lang mga Repa Pips, road to 8,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.